Enero 25, taong 2015. Dalawang unit ng PNP SAF ang pumasok sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao. Ang layunin ay aristuhin ang mga pangunahing terorista na sina Zulkifli Binher alias Marwan at Abdul Basit Osman. Ayon sa ulat, ang opisyal na listahan ng mga nasawi sa nangyaring sagupaan ay 44 sa hanay ng tropa ng SAF, 18 rebuilding MILF at 3 sibilyan ang nadamay. Maraming katanungan at kontrobersya sa koordinasyon ng SAF sa militar at sa ceasefire panel. Naging lone survivor dito si PO2 Christopher Robert Lalan, isa sa 36 na miyembro ng 55th SAF Company na nagselbing blocking force sa Barangay Toka, Nalipao. Isang kalmado ngunit galit na mandirigma ang nakapanayam ng ABS-CBN matapos makaligtas sa trahedya ang mandirigmang ito. Mabigat sa kanyang dibdib na isinalaysay ang katapangan ng kanyang mga kasamahan sa 55th SAF Company na napindaon mula sa lahat ng direksyon habang naghihintay ng mga reinforcements subalit walang dumating. Nagbigay umano ng cover fire ang kanyang kaklase para mabigyan ng daan ang kanyang pagtakas at nagbuwis ng buhay mula sa putok ng mga kaaway hanggang sa makatakas si Lalan. Patuloy na naninindigan ang kanyang mga kasamahan na pawang mga sugatan na lumaban hanggang kamatayan. Tanging si Lalan lamang ang hindi nasugatan at binigyan ng pagkakataong makatakas. Ang mga kasamahan ay nakahandusay na lamang. Marami ang naubusan na ng bala. Ito ay ang kwento ng kanyang pagtakas mula sa engkwentro at mabilis na naging laman ng mga alamat. Sa channel na ito ay aking isalaysay ang mga pangyayari sa The Great Escape of the Lone Survivor. Dito natin malalaman kung paano kaya siya tumakbo habang ang kanyang mga kaklase ay nagbigay sa kanya ng cover fire. Kung paano siya tumalon sa isang lawa habang pinupunterya siya ng mga sniper. Kung paano niya isiniksik ang sarili sa ilalim ng mga water lily ng Toka, Nalipao. Kung paano siya gumapang palabas sa tubig at inihanda ang sarili sa bawat kalabang makakasalubong. Kung paano niya nakuha ang mga baril ng mga rebelde. Kung paano niya pinabagsak ang 8 kaaway sa hand-to-hand combat. Kung paano siya nagdala ng rosaryo at kung paano siya hinarang ng 10 armadong lalaki. Kung paano niya ginamit ang kanyang mga tainga para pakiramdaman ang daanan sa kanyang pagtakas. Kung paano niya inagaw ang bisikleta sa isang sibilyan para mabilis na makalayo. At kung paano niya sa wakas binabagtas ang highway hanggang makarating sa lugar kung saan nag-aabang ang mga sundalo at naging ganap na ang kanyang kaligtasan. Ang kwento na kahit ako ay sa pelikula lamang nasaksihan at naririnig. Subalit tunay na nagaganap sa mga sandaling si PO2 Christopher Robert Lalan ay ginamit ang kasanayan at tapang para maging ganap na lone survivor. Laban sa mahigit 1,000 kaaway na kanilang nakaharap. Si PO2 Lalan ay dating katikista at ngayon ay isang SAF komando at nagawang makatakas sa battlefield noong Enero 25 ng hapon. At siya ay tumalon sa lawa kung saan maraming water lily dahilan para maikubli niyang ganap ang kanyang sarili sa humahabol na kalaban. Subalit hindi doon nagtapos ang pagtugis sa kanya. Sinundan siya ng 2 sniper at ilang bisis na pinutukan. Maswerte na lamang at hindi tinatamaan ng ating mandirigma at inaakala ng mga sniper na siya ay tudas na. Walang saktong oras na naibigay kung anong oras umahon sa tubig na may water lily si PO2 Lalan. Ngunit kanyang naikwento sa JMA News na siya ay may nakainkwentro na 8 kalalakihan at pilit inaagaw ang kanyang bitbit na rifle. Subalit nakipagbuno siya sa mga ito gamit lamang ang kutsilyo at kasanayan sa hand-to-hand battle. Ang 8 ay mabilis na pinatumba niyang lahat at iniwan na walang buhay. Naikwento din niya sa The Philippine Star ang iba pang mga nangyayari. Ayon sa kanya, nakasalubong din niya umano ang 10 MILF commandos. Subalit agad niya itong pinaputukan.
gamit ang kanyang rifle. Agad na bumulagta ang lima at tumakbo naman ang natirang mga kalaban. At kinuha niya ang mga baril ng mga nasawing kaaway. Ang mandirigmang ito na nagtago sa Water Lily ay walang saplot pang itaas, madungis at nakasuot ng pantalon na uniforme ng SAF Troopers. At tila uhaw na uhaw patunay sa dami ng buti ng mineral water na kanyang iniinom habang ini-interview ng JMA Network. Isang miyembro naman ng MILF ay nagsalaysay na si Mama Daganas. Ayon sa kanya, Enero 25, siya at ang mga tauhan ng 105th Base Command ng MILF, sila ay rumispundi dahil sa putok mula sa hindi kilalang kaaway sa isang maisan sa ilalim ng tulay ng Tuka na Lipaw. Ngunit pinalalahanan umano sila na may pistok na ipinapapatupad. Kung kaya, agad silang umalis sa lugar pagkatapos ng engkwentro. Kinabukasan umano Enero 26, ang limang MILF fighters ay pumunta umano sa isang moske malapit mismo sa encounter site para magdasal. Pagkatapos magdasal ay nakatulog ang apat na rebelde sa moske at si Daganas naman ay umalis at nakarating sa isang lawa ng maraming water lily nang may biglang umanong umahon na lalaki mula sa tubig. Walang damit pang itaas at nakasuot ng uniforme ng SAF Commando na pantalon. Bigla umano siyang hinabol at pinagbabaril. Habang tumatakbo ay sumisigaw siya na mag-ingat dahil may isang armadong lalaki na tila kasamahan ng mga nakaaway na tropa ng pamahalaan. At hindi siya inabot ni P.O. Tulalan ang lalaking umahon mula sa Water Lily. Subalit pagbalik niya sa muski ay natagpuan na lamang niya ang kanyang apat na kasamahan na wala ng buhay. At sila ay itinumba ng lahat ni P.O. Tulalan na tinatawag na nila ngayong Lone Survivor. Pagkatapos ay tinahak niya ang daan patungo sa highway at iniligtas ng militar na nag-iwan ng limang bangkay. Si Jahara Lintangi naman, nalulo na may-ari ng isang bisikleta na ginamit ni P.O. Tulalan upang mabilis na makalayo ay nagkwento rin. Nakita umano nila ang Lone Survivor na nakasuot ng camouflage na pantalon na may isang rifle sa kanyang balikat at umakyat sa pader at nakita ang nakasandal na bisikleta at agad kinuha ni Lalan at ginamit. Tinanong pa ni Lalan ang mga residente kung saan ang pinakamalapit na daan patungo sa sentro. Sa wakas ay bumaba siya sa kalsada patungo sa direksyon ng Raja Buayan kung saan sa ibaba naghihintay ang 45th Infantry Battalion ng militar at doon na siya ganap na ligtas. Sa ulat ng inquirer na nagmula sa militar, dinala si Lalan sa punong tanggapan ng 45th Infantry Battalion upang sumama sa iba pang SAF Commandos. Naibalita din na pinagsasapak ni Lalan ang kanyang mga kasamahan sa sobrang galit at humihiling na nais niyang malaman kung bakit hindi dumating ang mga reinforcement upang suportahan ang dalawang grupo ng SAF na pumasok para sa operasyon gaya ng binalak. Ang misyong ito ng mga SAF Commandos ay naging kontrobersya sa pagkilala ng gobyerno bilang matagumpay dahil na-neutralize ang target. Subalit na buwis ng buhay ng 44 na SAF Commandos na dapat ay naiwasan kung nakapag-respondi ang pamahalaan sa sagupaan. Dahilan ito para iisipin ng taong bayan at ng ilang politiko na hindi tagumpay kundi kabiguan ng Oplan Exodus ang operasyon ay maaaring hilaw at hindi napaghandaan ng husto. Sapagkat kinulang ito ng koordinasyon kung paano gagawin ang countermeasure sakaling pumalag ang mga rebelde. Sapagkat kuta ng kaaway ang kanilang pinasok, naturalmente na talagang outnumbered ang tropa. Ang videong ito ay napakita kung paano nagkulang ang pamunuan ng pamahalaan, kung paano hawakan ang ganitong senaryo upang maiwasan ang pagkawala ng maraming buhay, kasamahan man o kaaway. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, mag-iwan lamang po ng like at mag-komento kung ano sa inyong palagay. Masisisi pa ba natin si PO2 Christopher Lalan kung sa tingin niya lahat ng mga kasalubong niya ay mga kaaway? Sapagkat nawala na ang tiwala ng mandirigmang ito sa lugar kung saan hindi malalaman kung sino ang tunay na kaaway o sibilyan. Ano man ang iniisip mo,
sabik akong marinig ang iyong kuminto. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, El Profesor.